Naghain na ng musyon ng Malacañang sa Korte Suprema para iapila ang desisyon nitong nagdeklarang labag sa saligang batas ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang isa raw kasi sa mga probisyon ng programa na idineklarang unconstitutional na gawa na mismo ng Korte Suprema. Balitang hatid ni Lia Manialak del Castillo. Inapila na ng Malacañang ang ruling ng Supreme Court na unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa inihaing motion for reconsideration, sinabing tama daw at naaayon sa batas ang pagpapatupad ng DAP. Hindi raw dapat lagyan agad ng Korte Suprema ng malisya ang paggamit ng gobyerno sa mga savings sa budget ng ehekutibo. Hindi naman daw gawin ng Department of Budget na sadyang hindi gumastos para lamang magkaroon ng savings na maaaring galawin ng Pangulo. Kaya hiling ng Malacañang sa Korte Suprema, baligtarin ang ilang bahagi ng desisyon nito at ideklarang constitutional ang pagturing bilang savings na mga pondong may pinaglaanan pero hindi naman nagamit. At ideklarang constitutional ang cross-border transfers o yung paglilipat-lipat ng pondo mula sa ehekutibo papunta sa ibang sangay ng gobyerno. Ito ang nangyari nang magbigay ng dagdag na pondo ang Malacañang sa mga mambabatas mula sa savings na mga tanggapan sa ehekutibo. Mayroon din kasi kayong ginawa dati na sinubukan ninyong gawing ulit at may nagsasabi pang mas matindi ito base sa desisyong inilabas ninyo kamakailan lang. Nang magsalita ang Pangulo noong Lunes, ipinamukha ng Pangulo na ang Supreme Court daw mismo nakagawa na rin ng cross-border transfer ng pondo. Sa motion for reconsideration ng palasyo, inilahad na noong July 2012 daw, inaprubahan ng Korte Suprema ang resolusyon para magamit ang 1.8 billion pesos na savings nito para dagdagan ang pampagawa ng Hall of Justice ng Maynila. Ang pagpapagawa ng Hall of Justice ay nasa budget ng Department of Justice, isang tanggapang nasa ilalim, hindi ng hudikatura, kundi ng ehekutibo. Naulit pa raw ito noong March 2013. Humiling ang Supreme Court sa Department of Budget ng 100 million pesos mula sa budget ng Department of Justice para sa pagpapagawa ng Hall of Justice sa Malabon. Binawi lang daw ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang budget request nang dinidinig na ng Korte ang kaso tungkol sa DAP. Sinusubukan naming makuhanan ng reaksyon ang Supreme Court. Lia Manialak del Castillo, GMA News.